Panginoon. Luluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Inyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya bawat katauhan sa paghahari niya'y pakinabang ang kakamtan. Walang sumunod tumalima sa kanyang kalooban na nagupo ang damdamin ay nahirapan. Bagpos ang lahat kung may pinagdaraanan man, kanyang sinasadya din hulagpos na ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang sa pagtitiwala at paniniwala ng tao, may iba't iba na pamamaraan sila. Subalit ang pamamaraan ng Ama na kung matutularan at mawawangisan, iyong pagiging totoo tapat sa tuwina, ang lahat ay makikinabang ng ganap. Walang hindi siya maibibigay wika nga niyang maliwanag sa kabubuti ng kanyang mga anak. Walang hindi nga siya gagawin sa marapat at dapat nilang kamtin, kaya't siya'y patuloy na lumilingap, nagmamasid sa kanyang mga anak. Ang patuloy niyang paglingap naway maramdaman ng lahat. Ang patuloy niyang pag-akay sa liwanag naway masumpungan nilang ganap. Ang patuloy niyang pagbibigay ng karapatan naway madamang tuwiran upang ang bawat kanyang anak makinabang na lubusan. Halina, halina, mga minamahal, mahirap tupdin ang kabanalan, walang makatatalimat makasusunod sinuman. Subalit, sa kanyang patnubay at kalooban na makapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritong Banal,
walang hindi makatatalima, makasusunod sa mabuting layon niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Iba't iba ang kasuotan ng tao. Kung ano ang nais at layo nilang isuot ay magagawa ng mga may pambili, pampagawa at makapagpapagawa. Subalit ang kasuotang mula sa kanya, hindi lahat ng tao'y tinatalaga upang suotin ang damit na naturingan. Kaya naman ang bawat pinagkalooban niya ng karapatan, may paggalang sa kasuotan, ginagalang ang kasuotan, pinapaging dapat na pangalagaan. Mapapalad kayong binigyang karapatan na pinahahalagahan ninyo ang kaloob na mainam at patuloy niyong pinagtitibay sa inyong kalooban, di tao ang sa inyo'y nagbigay na lubusan. Kaya't halina kayo, mga mahal, magtanto kayo at magnilay sa bawat katuparan at kaganapan sa inyong buhay. Asamin niyo't panaligan ang mabuti't ikabubuti siyang patuloy niyong kamtin. Alalaumbaga, kapag sumikat ang araw, laganap sa daigdigan, mabuti't masamay na sisikatan ng araw. Ang hanging kanyang kaloob, hindi tinatangi kung sinong bibigyan para malanghap, kundi mga hayop, halaman, katauhan na nabuhay, kanyang binabahaginan, hanging naturingan. Kapag tumitig ang tao sa langit, ang may maliwanag ang mata, makikita ang pag-usad ng ulap kung gumagalaw sila. Kapag malakas ang pandinig, bawat nangungusap ay maririnig, subalit di lahat ng mabuti masisilayan ang mata ng tao, at di lahat ng salita ng Ama maririnig mapapakinggan ng mga anak niya, maliban ang naghahanap sa mga aral niya upang mapakinggat, damhin isa buhay at pakinabangan. Mapapalad kayong nakatuon ang pansin sa mga hiwaga't kadakila ang gawa ng Ama, at patuloy niyong ninanasang siya'y kamtin at inyong maramdaman sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Walang malayo na di malalapit, at walang malapit na di malalayo. Ang nasa ng tao'y makakamtan niya kung ito'y magagawa. Mabibili niya, dili kaya'y kaya niya. Subalit ang Ama lahat ng nasahin niya, kakayahan at kapangyarihan niya ang kikilos upang maganap. Kaya't ang bawat sa kanya'y naghahanap, binabahaginan niya ng pandamang marapat. Ang sa kanya'y tumatalima, nawawawa nila ang kanyang nasa. Kaya't bawat nabuksan ang pangunawa nila, nangatuto nga sila. Halina, mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam, nekkaramaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Napuyat po ba kayo, kayong mga naririto kagabi? Nahirapan po ba kayong bumangon o gimising man lang? Sadyang napakahiwaga ng Panginoon, kapag siyang pinag-ukulan mo, parang hindi ka man napuyat. Pagkagising mo, makagagawa ka pa kung anong dapat mong gawin
na nararapat mong unahin sa iyong tahanan at sa iyong katauhan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sino ang nanglambot sa kanyang pagkapuyat? Meron ba? Kung nanlambot kayo, wala kayong nakamtan. Ngunit kung lumakas, sumigla kayo, may bahagyang kaloob ng Ama sa buhay nyo. Buhay po ba ang Diyos? Parang kailan lang. Parang kailan lang. Kung babalik ka sa inyong mga kaisipan, taon na ang binilang nang ipagdiwang yaong kasuotan, na kailan may hindi na malayan sa bawat araw na nagdaraan. Halin na, o mga minamahal, tantuin inyong lubusan, itong sakituturan na mainam, upang kayo ay magtanto, ganap ninyong pagnilayan. Ano nga ang hindi may bibigay at hindi matutupad ng Amang mapaglingap sa inyong lahat? Kung siya'y pakikinggan, susundin kanyang aral. Tama't tumpak ang kanyang mga alay, wala kailanman dinulo na kayo'y magugupo, igugupo. Kaya't kayo ay magtanto, tumanggap na lubusan sa kanya, espiritong dinasisilayan ni hindi mahawakan at hindi mayayapos kailanman. Subalit sa inyo'y magpapadama ng lubusan, at sa inyo'y tatanglaw magbibigay ng liwanag na alay, upang hindi mga dimlan kaisipan. Kaya't halina, mga anak niya, kilala ninyong lubos siya sa pagsunod at inyong pagtalima. Mauunawaan niyo kung ano ang dulot niyang marapat na sa inyo'y pinapaging dapat niyang ganap, Espiritong banal, na sa inyo ay alay, patuloy na binibigay, patuloy na inyalay sa buong yung katauhan, ay inyong namnamin upang inyong maramdaman kung ano ang dulot na mainam. Nagsisilbing unawa, nagbubukas diwa, nagpapalawak ng kaisipan, nagpapadama ng mabuti pawa, nagdudulot ng kapayapaan, nagbibigay nang sigla at tibay, naghahandog ng buong tapang. Katotohanan lang aking tinuturan, aking mga mahal, kayo ay magnilay. Alalaong baga, mga minamahal ko, saan magmumula iyong inyong sigla?
saan kakamtin. O taong aking mahal, ang lahat ng dulo na sa inyo ay mabuti. Kung babaliwalain at di pahahalagahan, kaya't kay palad niyong nagpahalaga sa dulot na maganda na magbibigay sigla upang magamit niyo sa buo niyong pagkatao saan man magtungo, saan man gawin, saan man tumupad, saan man kayo umayo, tanging nga malamang sa inyo ay kamti. Mapapabatid niya ang mabuti kailanman sa buo niyong buhay. Ay di mapaparang ni hindi mawawalay at hindi malilisan, hindi lilisanin ang buong daigdigan, kaya't inyong kamtin upang kayo ay masyahan sa inyong katauhan, dulot na mainam buong panahon. Kayo'y nabubuhay, manaig maghari, espiritong banal, upang ang lahat ay mawawaan sa aral niyang mainam, salitang nagbibigay buhay, sigla ng katawan, lakas ng katawan, kalusugan ng kaluluwang taglay at pagbuhay sa inyong pananalig na mainam. Katotohanan lang aking tinuturan, o mga mahal, nanak ng amang mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Kay buti mo, Ama, kay dakila mo. Sidlan mo ng lakas at tapang ang mga anak mo kung paano makibaka at hamon sa buhay nila ay mapagtagumpayan sa bawat araw na kaakibat ka, maramdaman nilang ika'y buhay. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumisan, suriin ninyo kung pipikit nyo lang ang mata nyo at nagpipikit-pikitan kayo, hindi nyo magagawang pumikit ng diretso, kundi kukurap-kurap at madidilat. Ngunit, ang wika nga, Panginoon, bakit kumisan pag nangungusap ang katauhan ay pinipikit mo pa ang mata? Upang maliwanag mong makita, Konstansya, ang liwanag na dulot ko at di ang tao na maaring magkamali ang iyong mata. Buhay ba ang Diyos? Sa pagsuri, sa pagtitig. Mga mahal, tandaan ninyo, masarap ang pakiramdam kapag binago ang damdamin ninuman. Masarap nga po ba ang pakiramdam nyo sa pagbabago ng damdamin at kalooban nyo? Totoo po yan. Kaya nga nagagawa mo yung mahirap para sa'yo dahil nabago damdamin mo, di ba? Kapag ang pinanaig ng tao ay yung nasaktan siya, nagdamdam siya, sigurado di ka makalalaban. Ngunit panaigin nyo, napakaganda ng pahayag ng mahal na kapatid na Beth. Kung inyong inunawa
kung inyong narinig, napakagaganda ng mga pahayag nila. Kahit wala po si Apo Kunching sa dakong ito, napakagaganda po kung ninanamnam ninyo ng mga pahayag nila ay napakaganda at napakabubuti. Pag kayo ay nagagalit, anong dapat nyong gawin? Pag kayo'y nagdaramdam, anong dapat nyong gawin? Pag may nanunokso sa inyo, anong dapat nyong gawin? Pag tinutokso kayo, anong dapat nyong gawin? Nakakatawa nga po eh. Kumisa ng tao kung sino yung mali, siya pa ang maraming sinasabing paratang sa kapwa niya. Merong isang tagasunod na may pinabasa sa akin. May dinulog po kasi siya. Nang sabi niya ay, Apo, ere po kasi nag-text sa akin. Ako po'y nakukonsensya. Gusto ko po siyang bigyan. Dahil lang sabi niya, para sa tatay niya, may iwanan niya. Teka muna ka ako. Magtatanong ako sa Espiritu kung anong dapat gawin. Pinabatid po sa akin, tumawag ako sa pamilya niya. Ang tugon, tinanong ko, nandyan nga ba si Blank? Nandyan ba si Blank sa inyo? Wala po. Noon pa po siya umalis, nandyan po sa Blank. Sinagot ko po ang tanong sa akin ng nagsabi, huwag mong bigyan, sinungaling pa rin yan hanggang ngayon. I-forward mo sa akin kako ang text niya sa iyo at ipo-forward ko sa kapatid niya. Pinorward ko po. De, siyempre, sinitanong kapatid siguro. Kung ano-ano na ang sinabi doon sa makasanlibutan ka pa rin, sayang lang eh kapagpunta mo kaya po kunching, at cha-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 cha. Ganyan po ang tao. Biblame niya sa iyo ang kasalanan niya. Eh, sino kaya ang makasalanan siya, sinungaling siya? Kung pwede lang po akong mag-discuss, mag-announcement ng tao na huwag niyong pagtitiwalaan at kung pwede lang akong manira, pero hindi ko po gagawin dahil ayokong makapinsala ng kapwa. Ang habilin ko na lamang sa inyo, suriin niyo muna yung tao. At huwag naman pong idadamay ang aking pangalan na sasabihin, sabi ni Apo Kunching, kamag-anak kasi ni Apo Kunching, kamag-anak, eka. Di bali po akong sabihin kamag-anak doon lang sa matwid at magandang pamamaraang gagawin. Huwag sa panloloko. Tanggap ko po kahit di ko kamag-anak, aaminin kong kamag-anak. Subalit, kung gagamitin itong gawain at kapatiran, magnilay po kayo. Mag-isip-isip po kayo. Sapagkat sino man ang gumagawa sa inyo na kapatiran na mali ang ginagawa ay hindi ako kasama at wala akong kinalaman. Ilang pong beses nang maganap ito sa buhay ko, kaya ang tanong ko sa Panginoon, Diyos ko at Ama ko, Panginoon ko, ba't po ganyan ang tao? Kukup-kup ka para sa iyo, para sa pagpapakilala sa iyo at pagpapadama na dapat mahalin ang kahit na sino, tanggapin ang nagkamali, nagkasala. Subalit ba't po ganyan ang tao, busado? Kaya sa totoo lang po, takot na akong tumanggap ng kukup-kupin. Ayoko na pong kumup-kup. Takot na po ako. Dahil kapag lumilisan sila dito, gumagawa pa ng istorya. Pero hindi po ako natatakot at nahihiya sapagkat kilala ako ng Diyos, kilala ng tao kung sino ako, yung nakakakilala. Hindi ko po kahihiya na ako'y siraan. Kaya sabi ko po, kahit sino po ang manira sa akin, wala po akong pakialam. Ilang pong beses nang maganap ito, ginagamit ang gawain ito. Marami na pong beses, kaya nagbibigay ako ng babala sa inyo. May mga pasyente pong nangyari na dito,
na ginamit pa yung pagiging pasyente nila na nagpapatuto dito, napakagagaling pong magsalita. Pagkatapos niloko ang kapwa, mawawala na sila dito. Pagkatapos utangan, pagkatapos hiraman, pagkatapos na magsalita ng napakagagaling. Alam niyo po, hindi lang ako marunong mamahiya sa tao. Hindi ko lang po kayang iulat na si ganun at si ganyan. Kaya kayo na lamang po ang magsuri. At kung sakali naman po sa inyo'y may napinsala, hindi ko po pananagutan yan at di ko sagutin kung hindi ko ginawa at hindi ko gagawin yan. Kaya kung ako man po ay nasasama ang pangalan, tanggap ko po yaon. Ngunit, huwag naman akong abusuhin. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, may takda rin ang lahat. Ilang beses na po bang mangyari yan? Di mo kaano-ano tatanggapin mo. Pilingapin mo, mamahalin mo. Papakilala kang kamag-anak, kikilalanin mo naman. Kakakilala mo dahil sa pagmamalasakit, dahil sa pag-ibig, dahil sa pagkukop, yan ang gusto ng Diyos. Subalit, hindi po lolobin at gusto ng Diyos ang lagi ka nalang niloloko. Kaya, magsuri po kayo kung alam ninyong totoo ang sinasabi at para sa pamilya nila, na totoo namang ginagamit nila sa pamilya nila at nakatutulong sa pamilya, mahabag po kayo pagbigyan nyo. Subalit kung sa sarili lamang kapakanan, sa sarili nilang kalayawan, sa sarili nilang bisyo, huwag naman. Hindi na po kasalanan yung tanggihan dahil marami na ang kalokohan. Buhay po ba ang Ama? Kapag nagtungo ako sa isang dako, tulad noong isang dakong tinunguan ko, napakaraming nagsumbong sa akin na si ganyan po, blank, 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 et cetera, et cetera. Nakatitig lang po ako. Hindi ako makapangusap, di ako makapagbitaw ng laban. Pinakinggan ko lang ng pinakinggan. At nang tapos na sila, ang sabi ko'y ganito, ginusto niyo yun. Ano ngayon ang magagawa ko sa inyo? Hindi ko naman kagustuhan yan. Ngayon, kung kamag-anak ko man siya, di naman ako gumawa, eh di pa rin ako maya sa inyo. Ganun lang po. Subalit hindi ako magbibitaw ng ganun ba, ganun ba? Oo nga, ganun ba? Ah, walang ya. Bakit po? Pag ganun ang sinabi mo pang taong ugali ka na, sinusugan mo yung kamalian nila, binagsak mo pa. Subalit kung puputulin mo na at sasabihin mong sa uulitin gawin sa inyo, diretsahin nyo, sabihin ninyo, huwag mong gagamitin si Apo Kunching. At huwag kang magkunwaring banal. Simba ka ng simba, wala ka namang nagagawang mabuti sa kapwa mo. Huwag pong isang kala ng pagsisimba ng tao at huwag isang kala ng paladasal ito. Kung gawa mo'y mali, di ka matuwid sa pananaw ng Ama. Ngunit, sabi nga, ang pananampalatayang kulang sa gawa'y mali rin. Kaya kailangan yung magsimba magdasal, ngunit huwag naman kalokohan ang ginagawa. Buhay po ba ang Ama? Wala po kayong maririnig sa akin na pangalan ni Poncio Pilato at ni ganun at ganyan. Subalit, lagi niyo pong tatandaan, itong gawain ito, tinuturuan ng mga lingkod na huwag manloko at huwag mandihado. Itong gawain ito, tinuturuan na huwag gagamitin ng mga lingkod para mamalimos, manghingi, mangilak. Itong gawain ito,
Hindi nagpopondo para sa panloloko at kalokohan. Kaya nga itong gawain ito, kung may nagaganap na may kinakain kayo at nakapagpapakain, gawa ng mga lingkod at ng bukalang kalooban na sila'y nagbibigay, ngunit kailan may di nangilak, nang hingi, nagtoka, nasabihin, sabihin mo doon sa barangay na yon, pahingin ganito. Kahit hindi na po namin kaya, kinakaya namin para hindi kami magmukhang sinungaling sa Diyos. Pinipilit po namin kayanin at kayanin ang kakayanin dahil nakakaya naman namin dahil sa Diyos. Ngunit kailan may hindi namin sinangkala ng gawang ito para lokohin namin ang kapwa-tao. Kaya kung mayroon taong manluloko sa inyo, labas na po ako. Iyon lamang po ang aking hahabilin sa inyo sapagkat ito'y 10th anibersaryo ng aking kasuotang pagpuputi. Pinagsikapan ko pong igalang ang pagbibigay karapatan sa akin ng Diyos na magsuot ng ganito. Kaya sa pagsusuot ko na ito, marami akong tinalikdan sa sarili ko, marami akong tiniis para maging karapat-apat ako sa suot ko ng ito, nakasuotang ito. Sapagkat hindi ako maaring nakasuot ng ganito pagkatapos sa palengke, tutungo ako manloloko. Sapagkat hindi ako maaring magsuot ng ganito pagkatapos punta ako sa isang lugar dahil alam kong kinikilala, ginagalang ako, sasamantalahin ko. Hindi ko maaring gawin ang suot kong ito pagkatapos punta ako sa kapatiran, gagamitin ko si Pedro Chiwan, pero sa akin naman pala yon. Sapagkat ang kasinungalingan, walang malilihim sa Diyos kailanman. Kung ako man po halimbawa ay may kinakamtan, alam ng Diyos kung saan nagmumula yan. Alam ng Diyos kung paanong kaparaanan niya. At alam din ng Panginoon, ang Diyos ng katotohanan, kung paano kami nabubuhay. Kaya kahit saan ako magtungo, hindi po ako nagmamalaki at nagmamapuri. Makatititig po ako sa inyo kahit kanino, dahil alam ko hindi ko ginamit ang gawain ito para manloko at sa kapakanan ko ako'y umasenso. Sapagkat hindi ko na rin po sasabihin kung papaano kami tumutupad at kung anong ginagawa namin na hindi ninyo batid. Ang mahalaga, ang Diyos na pinagsisigawan sa dakong ito, siyang saksi sa lahat ng araw at gabi kung sino kami, kung ano kami. Kaya't hindi ko rin sakop kung naglilingkod man at nanloloko, kung naglilingkod man at sinungaling. Kaya kung mayroon pong gayon, huwag niyong iparatang, ibintang sa gawain. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, tandaan po ninyo, walang matuwid, walang banal. Subalit nagsisikap pong magpakatuwid nang tanggapin ang paghahari ng pag-aatas ng Diyos. At salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos na buhay. Ang pangako niya'y pangako, at ang pangakong tinupad at natutupad magpahanggang ngayon, nagbigay galak sa puso namin, nagbibigay ginhawa sa kalooban namin, nagbibigay kapayapaan ng aming kaisipan, nagbibigay ng siglat alam ng pananalig, at patuloy na umaasang kailan may di kami pababayaan. Buhay ba ang Diyos? Nawa, yan din ang maging panuntunan ninyo at pagtitiwala. Kailanman hindi kayo pababayaan ng Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Makikita mo lang ang mga pangako ng Diyos sa iyo at makakamtan mo ang mga pangakong tinura niya kung sumusunod ka. Ngunit kung anumang magaganda at mabuti ang sinasabi niya sa iyo, wala ka nang alam kundi sundin ang sarili mo. Patutupad ba ng Diyos mong mahiwaga at mahimala, buhay at mabuti ang
mga salita niyang kaya natutupad na gaganap ay mahiwaga? Hindi po. Kaya, kilalanin niyo po siya, tanggapin niyo po siya, at siya mismo ang magpapatotoo, ang salita niya ay nagluluwat man, tumatagal man wikang Tagalog na mainam, na madaling unawain, nakakamtan pa rin, maghintay ka lamang. Buhay ba ang Diyos? At kapag nasuri ninyo, napakabuti ng Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kaya kayong nakinabang sa dakong ito, sa gawain ito, lagi niyong tandaan ng Diyos ang nagbigay pakinabang sa inyo. Hindi tao, hindi kung sino, kundi ang Diyos na pinagsisigawan, na pinakikilala sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pangalang Heso Kristo. Patnubayan at pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Itaas nga ang kamay na nang sumunod sa dakong ito, nang nagtutungo sa dakong ito, at nakikinig sa dakong ito, at nakikinabang ang damdamin niya, na nalugi siya sa kanyang hanap buhay. Taas nyo nga po ang kamay. May nalugi na ba sa inyong pagtungo rito? May nawalan na ba't naubusan ang kabuhayan sa pagtungo nyo rito? May namatay na ba sa pagtungo dito? Kaya nga kayo naririto, buhay pa kayo. Yan po ang totoo. Kapag nakipagtotoo ka sa Diyos, kapag sumunod kang totoo sa Kanya, kaya Kanya hinango, ang hinango niya sa iyo noon, ang pangungulila mo sa pag-ibig kung kulang ka sa pag-ibig. Ang pangungulila mo sa pag-asa kung kulang ka sa pag-asa. Ang kaguluhan ng isip mo upang payapain niya. Ang kahinaan ng pagtitiwala mo upang palakasin niya. Ang mahinang katawan mo upang palakasin niya. Ang mahinang kaluluwa mo upang palakasin niya. Ang patay na pag-asa mo upang buhayin niya. Ang mahinang espiritu mo upang palakasin niya at pag-alabin niya. Yon ang dulot ng Espiritu na nakakamtan at kinakamtan ng tao. Kaya, kung ika'y anak ng Ama, sumunod ka, kumilala ka, anong mawawala sa'yo? Meron ba? Kaya, hindi maaaring sabihin ng tao, sa pagsunod ko dyan sa Apo Kunching na yan, nabangkarote ako. Sa pagsunod ko sa Apo Kunching na yan, naghirap ako. Bakit? Kinuha ko ba kabuhayan nyo? Bakit? Sinabi bang magbigay kayo, magbigay kayo dito? Kaya kung totoo kayo, manapang masasabi nyo, mula nang kumilala ako sa Panginoon sa pamamagitan ng gawain ito na bago ang takbo ng buhay ko, yun ang dapat may pagsigawan sapagkat yun ang mangyayari at nangyayari. Oh, mga lagad, naghirap ba kayo? Ginutom ba kayo? Ginupo ba kayo? Mga kaps, naghirap ba kayo sa inyong pagsunod? Nawalan ba kayo sa inyong pagiging kaps? Yan ang pakatanda ninyo. Kapag sumunod kang totoo sa Diyos, may babaguhin siya sa iyo. Pabuti ka, hindi pa sama. Paganda ka, hindi pa pangit. Tama ba ga? Yan ang totoo. Kaya ang sumusunod sa Panginoon, nagliliwanag ang isip niya, nababago ang kalooban niya, binibigay ng Amang pangunawa nila at makikilala siyang lubos. Kaya, sumasaya sila. Tama ba? Tumpak ba? Totoo ba? Sadya? Sapagkat walang sasabihin sa inyo na kasinungalingan sa dakong ito. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mapapalad kayo na sumusunod. Ngunit huwag niyong sasangkalan ang gawain ito at pagiging lingkod para lokohin ang kapwa lingkod o tagasunod. Sapagkat
Mapalad kayo kung may tumutubo sa inyong mga problema. Huwag namang abusuhin sila. Mapapalad kayo kung may tumutugon sa inyong mga kailangan. Huwag naman silang magmalabisan. Paglalabisan. Sapagkat kung sa maliit na halaga ay napagtitiwalaan ka, pagtitiwalaan ka sa malaking halaga, wika nga ng Ama, ngayon, kung tutulan, tanggihan ka ba ng kapwa mo, sinong may sala? Anong kasalanan nila? Pakita kang tapat, totoo, para ang gagawin mo at ginagawa mo, makatuwa, makagalak sa'yo. Kung minsan, hindi lang minsan, madalas nang pangyayari, ako po'y di lang kumikibo, ngunit marami akong alam. Marami akong alam na mga tagasunod may inuutangan, may nangungutang. At pagkatapos inutangan at di makabayad, hindi natutungo sa dakong ito. Marami po akong alam. Tandaan po ninyo, kapag nangusap ang Espiritu'y hindi sinungaling. Ngunit ang pinababatid po sa akin na hindi ko kailangang ilahad at itsismis ang sinuman. Lamang, nagbibigay lang po ako ng paalala upang huwag naman nagkakasala. Kung magpapakatotoo ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Subalit kung isasangkalan mo siya at gagamitin mo lang siya, pababayaan ka niya. Bakit? Sapagkat hindi siya manluloko at di siya dapat lokohin. Ito'y paalala po. Sapagkat huwag niyong sabihin na pagsunod ko doon, niloko ako ng tagasunod ni Apo Kunching, niloko ako eka ng manglilingkod kay Apo Kunching. Anong malay ko doon? Kasama ba ako nung bigyan mo yon? Sinabi mo ba yun sa akin nung binigyan mo yon? Wala kang alam. Wala akong alam. Ikaw may alam. Kaya problema mo yan. Buhay ba ang Diyos? Subalit, ang problemang dinulot sa inyo ay huwag niyong pakadibdibin. Ilagak niyo sa Ama na makaulagpos at mapagtagumpayan at ang mga manluloko ay mabago. Buhay ba ang Ama? Huwag silang isumpa o dili kayay kainisan o dili kayay kagalitan, kahabagan sila't kaawaan. Ipanalangin, maliwanag ang sinabi niya. Kung mayroong nagkasala sa inyo, o may pagkakamali, huwag yung taong nagkasala at nagkamali ang kainisan nyo, ang layon nyo, kundi yung kasalanan nila. Tama ba yon? Tumpak yon. Yung pagkatao nilang alipin, ginamit sila ng kalaban para sila'y gamitin at manlilang. Sila ay alipin. Kaya ipanalangin ninyo, sapagkat kung hindi sila alipin ng kasinungalingan, nang panluloko, wala silang magagawang gayon. Ngunit dahil sila'y alipin ng kalinlangan at manlilinlang na kalaban, nagawa iyon. Kaya, kung alam ninyo at kilala ninyo sila, pakiusap ko lamang, hindi na ako kasama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ako rin may sariling problema. Ngunit wala akong pineperhisyo. At di ko sinasabing, "Hoy, tulungan mo nga ako." Salamat, may Diyos na tumutulong sa akin at mga taong nagmamahal sa akin ang siyang kanyang inaaplos para ako'y damay at tulungan. Subalit, sa inyo mga lagad, tagasunod, mga pasyente, hindi ko kayo sinangkala ng Diyos, "Hoy, may kailangan ako, bigyan mo nga ako." "Hoy, may kailangan ako, bigyan mo nga ako." Mamaya mo ibigay, ha? Huwag ngayon, pag walang nakakakita. Kaya, mga minamahal, magnilay po kayo. Magnilay kayo. Salamat sa mga tagasunod na nagmamahal, nagpapahalaga, gumagalang, at tumutulong, dumadamay. Subalit, libo-libo ang bilang. Ilan lang sa mga kamay ang naging anghel at mga anghel. Yan ang pasubaling tinuran. Yan ang pinatutupad, pinagaganap.
dahil hindi taong nangusap. Kaya, salamat sa mga ginamit para kami makausad, makapaglingkod ng matapat. Kaya kung gusto po ninyong makapaglingkod ng tapat at payapa ang inyong isip, magpakatuturing kayo! Magpakatapat. Di ko naman sinabing kayo'y hindi totoo. Di ko naman po sinasabing kayo'y huwad. Kung gusto nyo pong kamtin at maranasan ang nararanasan namin, di namin sinabing kami banal at lalong hindi ko sasabing matwid na kami. Ang ginagawa po namin pinagsisikapan, naway inyong tularan. Ngunit di namin sinasabing, kami iyong sambahin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, di ka ba nakukonsensya? Pag nakahiga ka, nakakapikit ka? At makakatulog ka ba ng diretso, payapa, kapag may niloko ka? Hindi. Kaya huwag sabihin ng tao, nanloloko siya sa buong panahon, makakatulog siya. Pag umiral ng konsensya, ang budhi, nasusurutin ng Ama, kawawa ka na. Tandaan niyo po, may takda ang lahat. Ngayon, nakakahulagpos ka. Hinuhulagpos ka pa at wala pang konsensya ang sinusurot at budhi mo. Paano kung binigay na ng Ama na sa ginawa mo'y magdusa ka na? Hindi ka na makakali dahil siya na ang kalaban mo, hindi na kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Yun ang nakakatakot po. Binabalaan ko lang po kayo, hindi ko kayo tinatakot. Dahil yun po ang totoo. Mahirap kalaban ang budhi. Mahirap kalaban ang konsensya. Nakamamatay. Nakapagbibigay sakit. Dahil kung di ka na mapatag, mamamatay ka na sa hirap ng loob at sakit ng dibdib. Buhay ba ang Ama? Kaya napakahalaga ng payapa, panatag ka, na alam mo, hindi ka bababagabin ng babagabagi ng iyong konsensya at budhi dahil alam mo, wala kang nilokong kapwa-tao. Buhay ba ang Ama? Napakahalaga, napakasaya ng buhay, kahit simple't payak, kapag panatag ang isip mo, kalooban mo'y may galak. Yan ang pinakamayaman at yaman mo sa mundo. Higit pa yan sa lahat ng bagay at material. Tandaan po ninyo, nakatalayan sa Biblia at patuloy na inuulat na sa Biblia po lahat ang inyong narinig. Kaya lang binigyan ng pahayag. Kaya mga mahal, masarap ang ika'y umupo. Wala kang inisip, sinantok mo, sinampal si Juan. Ang wala kang inisip, minura mo, nilait mo, si Petra. Ang wala kang inisip, niloko mo, dinihado mo, si Petra at si Pedro. Kinamkam mo ang ideyo. Napakasarap ang pag nakaupo ka, pinagninilayan mo, kahit ganyan ang buhay mo, natatawa ka, natutuwa ka, nagiging masaya ka, sapagkat alam mo, ang sayo ay hindi galing sa masama, kundi mula sa Diyos na dakila. Buhay ba ang Ama? Sa pamamaraan niya, sa kaparaanan niya, naging iyo yan. Di mo hiningi, naging iyo, binigay sa'yo. Hindi mo hinanap, nakita mo, nahawakan mo, nakaupo ka, nakahiga ka, ibinigay sa'yo. Yan ang masarap. Subalit, tandaan po ninyo, nagkakamalman kayo at nananagana kapag hindi sa mabuti nagmula ito. Daratalang takda kapag ikaw ay siningil na. Konsensya mo, magkatugma ng isip mo. Paano ka makakali kung nakahiga ka, may iniisip ka? Kung nakaupo ka, may binabagabag ka? Masarap ang umupo't matulog, mahiga ka, lumakad, tumungo kung saan ka, ang Diyos ang nadarama. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, masarap. Mangarap. Ngunit, masarap, masigit ang Ama ang matanggap. Pagpalain kayo, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos?
Totoo ba ang Diyos? Aba, ano ba yan? Nakiskis mo na naman. Kasi ang batang yan, dapat laging may nag-aalaga. Eh, minsan kasi eh. Ayoko nang sabihin. No, bigyan mo muna siyang tuon. Pabayaan mo na yung asawa mo gumawa ng gumawa. Ano? Bantayan mo na muna yan. Eh, pag ayaw niyang gumawa, eh, ikaw ang gumawa, bigay mo sa kanya. Alam kong magagawa sapagkat manipis ang balat niya na napakanipis. Konting ganyan. Ayan, gas-gas. Kaya natutuyo na, aandar na naman. Balutin mo ng dahon kaya. Para hindi niya nakikis-kis. Dahon ang malambot. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw itabi mo muna yung iba. Oh, eto muna. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Eh, hindi na kayo natuto eh. Kaya minsan ayaw ko na kayong bigyan. Sabi ko sa inyo, humihilera kayo dahil hindi naman pwedeng hindi kayo bigyan. Dahil kayo'y mahal. Kaya lang di kayo marunong magmahal. Kayo marunong sumunod. Diba? Pwede bang kayo na lang? Di siyempre bibigyan din ng iba, diba? Ano? Yan ang dapat niyong matutunan. Kapag ang tao, sakim, ayaw ng Diyos. Pag ang tao mabait, laging binibigyan. Ano? Naintindihan niyo ba? O sige, maging mabait kayo ha. Hilera kayo. Pag nabigyan na kayo, pabaya naman ang iba. Hindi nananalya, nanunulak pa kayo. Binibigay na nga sa inyo yung pinakamas masarap eh. Pinakamaganda. Ha? Dapat matuto kayo. At yan ay taglayin ninyo hanggang paglaki nyo. Ika'y tinuturuan ng magulang nyo. Kita ko na kayo. Kita na. Di ba mabait ka? O, sige. Yan. Pinakamasarap ang binibigay sa inyo. Sapagkat, alam yung dapat bigyan. O.
ka. Halik kayo, mga bata. Tanda Habang namamahagi po ng alay ang ating mahal na Apo Kunching, ipinababatid lang po sa lahat na walang gawain dito bukas sapagkat ikadalawang taong anibersaryo ng Tondo Chapter. Kaya bukas po, aalis po yung mga alagad, mga ibang tagasunod kasama ng Apo Kunching para po dumalo sa ikalawang taong anibersaryo ng Tondo Chapter. Bigay doon. Yun daw pong uniforme para bukas, mga alagad, pwede daw pong maong saka Divine Mercy T-shirt at yung mga sasama. Salamat po. Ay. Halik kayo. Halik kayo dito. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Hakal, hindi kanya, manalig ka na.
Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Halika, halika. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka hindi kanya manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking... Hoy! Sige, alis na. Meron ka na, hoy. Meron ka na. Meron. Meron. Hoy, bigay mo doon. Doon, doon. Mga bigay rin nga lang na yan. Sana sa'yo. Good. Ah, yung pala ang meron. Meron ka na. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Sabi, wala pa. Kitang-kita. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Kung sa dating buhay mo, bilang pagkatao mo, kung saan ka mahina, dun ka pinalalakas. Dun ka pinatatatag. Saan ka mahina? Sa mga batang makulit. Nako! Gagamitin sila sa kakulitan para kay pagtibayin. Saan ka mahina? Sa mga batang sinungaling. Nako! Doon ka pagtitibayin para kay makapag tagumpay. Kaya po, lahat ng para sa inyo, alam nyong mahina kayo, ibigay nyo sa Ama, palalakasin niya. Buhay po ba ang Diyos? Nakinabang po ba kayo sa Diyos? Opo, laging may pakinabang sa Kanya. Unang-una, anong pakinabang? Ang buhay. Ang buhay, sapagkat ang buhay mo'y galing sa Kanya. Ang mga bagay mong nakakamtan, ang iyong paghinga, ang iyong paggalaw,
ang iyong panlasa, ang iyong pandinig, ang iyong pag-iisip, kaya gamitin sa maganda at mabuti. Ano pa? Ang bagay na kinakain mo, dinaramit mo, kasuutan mo, isang pagpapala at biyaya ito, kahit mahirap ka. Ano pa? Ang nalalanghap mong hangin at ang nakikita mong araw. Ano pa? Marami! Kung susurin mo lang, kaya hindi ka dapat magdamdam. Kung kulang pa at kulang ang pamumuhay mo, humingi ka at bibigyan ka. Kaya lang, ang wika nga, maghintay ka, magbata ka, magsikap ka, manalangin ka, magpakatapat, magpakatotoo, at magsikap, magsipag. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong taglayang galak sa puso nyo, maliwanag nyong pagnilayan, pagtibayin sa isip at damdamin nyo ang Diyos ay buhay at di mamamatay. Magpakailanman, kaya huwag mamatay ang pag-asa, huwag mamatay ang ligaya. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? May Lunes pa. Mayroon pong anibersaryo ng chapter po ng ating chapter sa Tundo. Kaya po walang gawain bukas. Susuportahan po ang chapter ng Tundo. Malayo po ang Tundo. Matraffic po sa Manila. Kaya aalis kami ng alas 9. Kaya po, ang usapan at naging patakaran mula po naong mapag-usapan yon dapat tuparin at sundin. Ang gawain pong ito ay araw-araw namang naririto. Ngunit ang mga chapter na nag-anibersaryo, minsan lang sa isang taon, kaya kailangang suportahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po kami ay walang gawain bukas. Subalit patuloy po ang aming paglilingkod, patuloy ang aming pagtupad. Ang gawain lang dito ang wala para kami maglingkod naman sa iba. Kaya kayo'y patuloy magmiting maglingkod din sa kapwa nyo. Hindi lang sa ganitong pamamaraan makapaglilingkod kayo. Kahit sa mga ibang paraan kung saan kayo gagamitin ng Panginoon, kailangan makapaglingkod kayo sa Diyos. Huwag lamang kayo laging tagasunod at huwag laging tagapakinig. Gumawa naman kayo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat masarap ang tumutupad sa Diyos. Mamaya. Wala yan. Wala. Wala ka sa, gusto mong magpa-check up? Wala ka sakit sa puso. O paano po? Yamang kagabi naman ay kayo'y narito at nabasbasan halos kayo ni na naririto. Ako po hindi ko kayo tanda, subalit ang Espiritu tanda kayo. Yun hindi, dahil wala. Yun, wala. Nandito. Kaya, kayong wala, uwi na rin. Kayong narito, uwi na rin. Bantay lamang. Dahil, may gagawin pa po. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, kayo'y pagpalain ng Panginoon. Tuloy ang laban. Tuloy ang paglulunsad sa kabanalan at kabutihan ng Panginoon. Pagpalain kayo.